init na balita, mga kaboses ng masa, matapos nga banat-banatan at paratangan ng mga kahindik-hindik na kaso ni Senator Rizzo Hontiveros, si Pastor Apollo Quiboloy ay hindi na nga ito nakatiis at talagang binueltahan na nga nito sina President Bongbong Marcos Jr. at Senator Rizzo Hontiveros, at talagang nilaglag na nga ni Pastor Quiboloy ang mga katiwalian ng dalawa sa ating gobyerno. Dahil nga sa mga ihinayag ni Pastor Quiboloy na ito, ay tila nawalhan lalo ng tiwala ang mga netizens sa ating gobyerno. Ayon pa sa kanila, ay bilyon-bilyon ang nawawalang pera sa kaban ng bayan dahil lamang sa mga pool politiko na mga ganib sa pera at kapangyarihan na hindi iniisip ang taong bayan at pagpapayaman lamang ang kanilang ina at tupag. Ito daw ay dapat makulong dahil sa kanilang mga katiwalian at hindi ang mga tumutulong sa bayan tulad nila Pastor Apollo Quiboloy. At heto nga't pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! Pero nakakatuwa po, at dapat kayo talagang ipagdasal lahat ng mga nandoon. Kasi by watching it, kakapanood ko lang mga palangga, magkaiba tayo ng time zone, pero you know, yung puso ko kinukurot, even doon sa mga speakers, napakahaba lang. Pero tinignan ko lang ang inyong mga ginagawa doon, and I'm so happy na ang dami talagang gustong matapos na ang kababuyan ni Kuting. Mga kababayan, bago ko tuloy-tuloy ang ating pinag-usapan, Nobyembre pa lang, shinout out ko na si Pastor Quiboloy, na ang sabi ko, o plan itutumba. Ngayon sa mga kababayan ko, okay? Ipapaalala natin sa inyo, Nobyembre pa lang po, alam ko na, hindi dahil may bolang kristal ako. Kundi meron tayong mga puting anghel, puting ahas na nakapaligid sa mga demonyo sa Malacanang, kay Lisa Smugs, kay Kuting, kay Remulla, na talagang tutuluyan nila si Pastor Quiboloy, at hindi lang siya. Ako, si Pangulong Duterte, lahat ng magkikriticize. Balikan po natin ang vlog ko noong November 18 kung saan shout out natin si Pastor Quiboloy. Ito na. Okay. Ngayon, mga kababayan, ang dami ng mga cases like na sa katulad ng paghalongkat ng mga kaso katulad kay GMA, you know, mga nakalipas na 10 years, 15 years, na hindi naman nagpo-prosper. So, ito ay what? Talagang haharasin nila, itutumba nila talaga yung mga kalaban nila, mga palangga. Itutumba nila ang mga kalaban nila, literal, kung ano man ang pwede nilang gawin. Kasi, sabi ko nga, noon ko pa sinasabi sa inyo na si Lisa ay lahat ng mga kritiko niya, lahat ng mga taong hindi umaayon sa kajejimonyohan niya ay tatamnan ng kaso, o kung walang makitang kaso, walang conflict of interest, chucho, yung mga nakaupo na dyan, ay hahanapan nila ng kaso at talaga tatamnan para matumbanga nila. And they're not gonna win, mga palangga. Hindi sila mananalo dito. So ano mangyayari? Maraming madadamay dito. At sa mga meeting nila nakarating sa atin, shout out kay kay Pastor Quiboloy, okay, ng SMNI. Okay? Kasi may plano si Remulla, si Bongjing, sa utos ni Tambaluslos, ni Kuting at ni Lisa. Tema kung gaano kahayop 'tong mga 'to. May utos pa laban kay Quiboloy, okay? Kaya uutusan na ipapadismiss ni Bongjing Remulla ang kaso ni Quiboloy na naka-file dyan sa Davao City para maging eligible na ang gagawing request ng Amerika, US, ng FBI para sa extradition para kay Quiboloy. Right? Yan po ang napagbimitingan nila. Kaya inuuna na natin, SMNI, eto, at tatanggalan kayo ng platform. Yan ang mga susunod ninyo. Paano tatanggalan ng platform mamaya? Dahil nga, si Pangulong Duterte, yung boses na lang niya ay nai-air dyan sa SMNI. So, itutumba lahat. Kasama tayo dito, pati mga vloggers, sa napagmitingan nila.
Sinishare ko lang po lahat sa inyo. So ngayon, ipapadismiss kay Bonjing Remulla yung case. Ipapadismiss, okay? Okay, mga kabayan. Ang kaso ni Kibuloy. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ngayon, ano nga, sabi ko nga, para magkaroon na ng... Anong date? Makapag-request November. Na. Okay? Ang matuloy-tuloy okay. na yung request ng US November FBI. 18, di ba na kay Daniel? Kasi, ayan, ayon sa napagmitingin nila doon, dahil nga sa ilalim ng ating batas. November 18. Hindi stop sharing. Pwede. Okay. Mga kapalan na. Oh, wait. Okay. So, narinig ninyo. Okay, ulitin ko na lang iba ko sinabi. That was November 18, mga kababayan. November 18, na sinout out ko, November 18 of last year, na hindi pa nasususpend ang SMNI dahil pinaginipit ni nila ng kuting nai ng hayop na yan. Kaya ang nangyayari ngayon, mga kababayan, binanggit ko ang pangalang Remulla dyan. Oh, nagkamali ba ako? Nagkamali ba ako na kahit ang hayop na Remulla na yan na nakaratay ng 2 buwan o halos 3 buwan, gumagawa pa rin ng kabalbalan? That was November 18 nung sinabi ko sa, sinout out ko si Pastor na tutuluyan siya, tutuluyan kami. Hindi pa rin po dyan nababagsak ang 2 Facebook account ko kasi pinabagsak nila o tinumba ng mga buwakan ng ina noong December. Yung Maharlika, December 27 yata, 2023, then the next, after few days, yung isa naman. But again, mga kababayan, yaan ay hindi yan bolang kristal. Dahil meron tayong mga concerned, you know, na kababayan, na mga workers, nandiyan pa rin sa loob ng Malacanang o sa gobyerno na hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng pangbababoy nitong gobyerno ito. So ano ngayon? Diba, nakita nyo naman, nag-switch na si, nasalta na dyan si Pastor Kibuloy. Then nakita nyo din naman yung narinig nyo yung mga kinaray-karay na mga witnesses dyan sa Senado ni Risa Virus, okay, ni Risa, Hontivirus. Then lumabas na rin yung mga nagpapatotoo na naging kasamahan nitong mga fake o mga witness na gumawa ng kwento laban kay Pastor Kibuloy na pinasinungalingan nila na gawa-gawa lang. Okay, syempre, dapat balansehin natin. Okay? Maniniwala ba tayo doon sa witness na ginawa ay na kinaray-karay nila? O maniwala tayo doon sa mga nagsabi na nagpatotoo na mga kasamahan nila sa trabaho na hindi totoo yan dahil kami dito matagal na kay Pastor, dadadadada. So may parehong, you know, actually, parehong mayroon silang parehong kwento, may pareho silang side na pinanindigan, pero doon ba dapat nagtatapos ang ginawa sa Senado na paniniwalaan yung mga buwakan ng inang ito? Kung matino ang gobyerno natin, kung matino yung Senado na yan, dapat ipatawag din nila, di ba kasi gusto nila magkorte-kortehan dyan eh, ipatawag din nila yung mga nagpatotoo, okay, o nagsabi against dun sa kanilang witness. Kasi kung meron tayong balancing pagdinig. Kaso the intention is really not para maging balance o maging patas. The intention, sinabi ko na sa inyo, November 18, shout out Pastor Kibuloy. Ikaw na isusunod, tayo, kasama nga ako, ipatutumba tayo, tatanggalan kayo ng platform. Ako ba'y nagkamali? Hindi. Diba? Nagkamali ba yung information natin? Verana Studio, thank you. Nagkamali ba ang ating information? Hindi. Ngayon, okay, dahil nga sa pakikipag sa buwatan ni Lisa Smag sa lahat ng mga demonyo, ni Lisa Marcos Ahas, Lisa Araneta Ahas, ni Kuting, dahil sila ay likas na traidor, mga buwakan ng ina. Okay? So, even though, yung itong kasong particularly na binalita nila ngayon, na dismiss ng piskalya dyan sa Davao, dun sa, ito, basahin muna natin itong balita nila. Okay? Here. Ito muna. March 3 dyan, yung date nito. Una. Mass rally naman. Ay, no. Iba pala dyan. Hindi yan. Okay. Sorry, mga palangga. Tignan natin itong ano na ito. Okay. Ito, Kibuloy. Ito. March 4. Okay. Pastor Kibuloy, kakasuhan ng child abuse, qualified trafficking, ayon kay Remulla. Okay? Pero yung mga putang inang ito, mga sangkot sa ukada, sa lahat ng pagdanakaw, lahat ng pagdorobo,
tangina, buhay pa yung mga hayop na yan. Pero wawakasan natin silang lahat sa tulong ng mga religious group at lahat ng mga Pilipinong sukang-suka na sa kadyotahan nila. O sabi ng mga, sabi ng balita nila dito, ipinahayag ni naghihingalo na Remulla, okay, na sasampahan ng kasong child abuse at qualified trafficking si Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Remulla nitong Lunes, kahapon, ngayong araw dyan, may kinalaman ang naturang mga kaso sa anumang sa umano'y krimeng ginawa ni Kibuloy noong 2011 laban sa isang 17 years old pa lamang na babae noong panahon na iyon. Ihain umano ang naturang mga kaso ng prosecutors sa Pasig City at Davao. Matatanda ang naglabas kamakailan ng supina ang Senado at Kamara laban kay Pastor kaugnay sa mga umano'y pang-aabuso ng QJC at ng mga nilabag daw ng SMNI. Okay, let's enough for that. Okay. So doon sa isa pang balita, sinabi nila na yung kasong yan, actually, nabasura na ng piskalya. Kasi walang probable cause. Kumbaga, walang reason para ituloy-tuloy ang kaso kasi pawang kasinungaling yan. Yun doon sabi ng piskalya sa Davao. Okay? Pero mga palangga, dahil nga gusto siyang gipitin, kitang-kita nyo naman, sabi ko nga, wala akong bolang kristal. November 18, sinabi ko natutuluyan nila. Sinabi ko dahil may nakarating sa atin na information, natutuluyan nila si Pastor Kibuloy. At itutumba nila. Hindi lang si Pastor, kundi ako. Ano nangyari kay Celis? Ano nangyari kay Badoy? Diba? The same pattern. Okay, ngayon, punta tayo dito sa na-dismiss na kaso dyan sa piskalya. Ang ginawa na mga putang ina, imbis na magtrabaho sila at hulihin ang mga pulburon, yung DOJ na yan, imbis na hulihin si Sayarot na kasabwat ni Lisa at ni Marcos Jr. at kasama pa sa kanilang mga state visit, yung durugista, yung gumagawa ng pulburon. Okay, pakita natin uli para lang ma-relate natin. Okay, mga kababayan. Ito mga buhaka ng inang Remulla, si Tambaloslos, lahat sila, imbis yan ang ipakulong. Huli na yan, na-intercept ng Australian Federal Police, yung buwakan ng inang yan, ang kanyang kontrabando papuntang Australia, ayan, nakita nyo, isinama sa mga state visit ni Kuting yang si Sayarot. Alright? At ang, kaya nandyan si Haloslos kasi nung araw na nahuli si Sayarot sa Ayala, Alabang, ang driver niya ay si Bullet Haloslos. Ayan, magkakasama sila sa state visit, papunta yan sa New York, kadyotahan nila. Ngayon, mga kababayan, imbis na pagkaabalahan, ito mga notorious na mga nakakatakot na mga tao pero protektado at may PSG gamit ang pera ng bayan para yan sa mga hinayupak na yan na sumisira ng buhay nyo araw-araw at nagpapakalat ng droga at kung ano-ano pang mga kasamaan sa ating bayan. Pero ang ginawa ni Remulla ay pinapunta, kinausap itong biktima daw para tuluyan siya ng DOJ. Para nga kakasuhan si Pastor Kibuloy. Ang sabi nga doon sa balita, sa UNTV, na babalikta rin ang desisyon ng piskalya. The word babalikta rin, ibig sabihin, yung tama, yung katotohanan, ay babalikta rin sa kadimonyohan. Sabi ko nga mga kababayan, si Pastor Kibuloy, kung talagang siya ay may pagkakamali, kung siya talagang may kasalanan sa lahat ng mga yan, bakit kailangan dukutin o kuwain ang putang inang Remulla kasi buwat si Lisa, kasi buwat si Marcos Jr.? Dahil nagsalita na si Marcos Jr. yan, di ba? Nung unang pumunta siya sa Australia, itong nandiyan doon sila ngayon, di ba? A few days ago. Patawa-tawa pa siyang hayop na yung Kuting na yan na kasi harapin daw ni Pastor Kibuloy ang kanyang mga kaso, dadadadadada, kung wala siyang dapat na, kung dapat sagutin niya, dadadada. So obviously, so yung inulat ko sa inyo noong November 18 na binanggit ko ang pangalan ni Marcos Jr., ni Ahas Mags, ni Tambaloslos, ni Remulla. So nag-coincide lang ba yun, mga kababayan? So ibig sabihin, totoo to ang mga nakarating sa ating impormasyon. Bakit nila kukunin sa piskalya ng Davao at dadalhin sa Maynila para what? Para tamnan ng kaso si Pastor Kibuloy. Ilang taon na ito na basura na nga, dalawa lang ang hindi nga nag-pursue ang kaso dahil what? Walang probable cause.
So ang gagawin, utos ni Lisa at ni Marcos Jr., mga kababayan, dukutin mo Remulla. Dalhin natin sa Maynila. Dito natin tutuluyan si Pastor Kibuloy, at kapag hindi sumipot si Pastor Kibuloy, dito hindi sumagot sa mga ano niya, papa-aresto natin. Bibigyan natin ng warrant of arrest. Very Lisa Ahas Araneta Marcos Smugs Pattern. The same thing na ginawa kay Teves, the same thing na ginawa kay Bantag, the same thing din na ginawa sa akin na tinamnan ako ng kaso sa Pilipinas, even though hindi ako nakatira dyan, gumawa sila ng peking address. At ang nasa likod niyan ay si Lisa Ahas Demonita Satanas. See, the pattern is the same. Di ba? Kunin nyo, dito natin lalaruin, dito natin puruhan sa Maynila, sa DOJ. So, ibig bang sabihin, yung mga piskalya natin, ang mga prosecutors natin, ang batas natin, ang mga abogado natin, sa Davao, sa Visaya, o kung saan man, ay walang saysay? Ibig sabihin, wala silang alam? Ibig sabihin, mga shongabel sila? Kasi, yung kaso na idinulog nitong babaeng ito, na inakusan si Pastor Kibuloy, ay walang probable cause. So, kailangan dalhin muna sa DOJ. Okay? Dahil lulutuin nila yung kaso o tatamnan nila kasi walang silbi ang mga taga-Davao na ang mga abogado, walang o mga pulis, walang silbi ang mga taga-North, ang mga Bisaya, kunyari. Na kailangan dalhin sa Maynila. So obviously, mga kababayan, ito ay pagtatanim, panggigipit, pang-aabuso, pagwak, pagsasalaula sa ating bayan na wala silang respeto doon sa mga piskalya, sa mga prosecutor, o I mean, doon sa Davao, kasi nga, o sa iba pang mga lugar, kasi gusto nilang bitbitin, kasi magaling magtanim ang mga putang inang to. Magaling manggipit. Kung magaling sila magnakaw sa kaba ng bayan, every single day, lahat tatamnan tayo ng kaso, kasi para hindi na tayo magsalita at matakot tayo. Dahil ito po ang gagawin nila, dahil kung ikaw ay ordinaryong citizen, wala kang pera, wala kang pangkain, ni bigas wala kang pambili, pag tinamnan ka ni Lisa ng kaso, kakabahan ka nga naman dahil wala kang abogado, ni pangkain nga wala ka. So this is, ito yung intention nila. At ito din ang ginagawa ng mga demonyong ito sa akin, kahit dito sa Amerika. Pero mga kababayan, lalabanan ko sila lang hanggang huling patak ng dugo ko, putang ina niyong lahat, Lisa Marcos. Buha ka ng ina ninyo. Yung paggigipit nyo kay Pastor Kibuloy, ang paggigipit nyo kay Bantag, kay Teves, sa akin, kay General Macanas, ay panggigipit sa sambayan ng Pilipino, mga jotang jil na kayo. Kaya kayong mga religious group, religious leaders, kayong lahat ng mga Pilipino, umaksyon na kayo bago pa malubog ang bansang Pilipinas sa mga demonyong pulboronik na katulad ni Kuting. Kita nyo? Narinig nyo, di ba? Ang ginagawa, yes, para matakpan itong ating pinag-uusapan, nagbabayad pa ng trolls gamit ang pera ng bayan. Bakit? Para mangibabaw ang kademonyuhan, ang kasamaan ng mga buwaka ng inang ito. Kumilos na kayo bago mahuli ang lahat. Dahil habang si Kuting ay nasa Australia, nagpanggap-panggap doon, you know, nagsalita ng walang kabuluhan. Mga kababayan, nagsalita doon ng mga katsipan. Ang asawa mong Koldoroy ang mukha na si Lisa Ahas, ang buwaka ng inang yan na umuubos sa dugo ng bawat Pilipino. Mga jotang jili na kayo lahat, hindi pa kayo kunin ng dilubyo, mga hayop kayo. Nakita niya, bakit ako galit? November 18 pa lang sinabi ko na sinautap ko si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, ikaw na susunod. Ikaw ang SM9. So, nagkamali ba ang ating Puting Ahas dito? Nagkamali ba ang ating impormante dito? Hindi! Pinapatay ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr., ni Remulla, ni Tambalustos, 10 ng mga demonyo nila ang kinabukasan ninyo. Ninyong lahat, OFW ka man o ordinaryo, pinapatay nila ang karapatan ninyo na mabuhay ng maayos sa bansang Pilipinas. Pero sila, ine-enjoy nila ang pera ninyo. Binitbit ang entourage nila sa Australia. Ano ginawa ng mga buwakan ng ina? Binitbit, even yung mga kapokpokan, mga bukangkang lahat, nagbiga-biga ang mga jutang dyan na. Anong palabas nila, mga kababayan? Na kesyo, may pledges na naman ang mga butang inang ito.
Anong pledges? Pledges ng Australia? Between ano daw? Between, you know, pledges. Let's talk about pledges later. Tutok natin kay Pastor Kabulay. Ngayon, nakita ninyo ang power ng mga, not only the religious group, ang mga sumusuporta kay Kibuloy, nandun sila ang Hari Roque, mga sumusuporta sa katotohanan. Panahon na para wakasan ang mga buwaka ng ina. Kayong mga military, men and women in uniform, sa likod ni Lisa na nakikita niyong binababoy ang Pilipinas, pero nakatingala pa rin kayo, ano kayo? Wala kayong pagmamahal. Hanggang puling patak ng dugo ko dito, susumpa ko kayo hanggat hindi kayo nagsasalita. Nakikita nyo naman ang Addictus Benedictus na si Marcos Jr. na Addictus nga. Ano? Pababayaan nyo na lang? Binababoy na, ninanakaw na nila lahat-lahat. Pati kinabukasan, karapatan ng taong bayan. Eh yung pala si Pastor Kibuloy, kung hindi pala politika yan eh. Eh binbin na yung kaso-kaso na yan. Nakabasura na sa Davao. Kung talagang gusto nyo, para kayo sa katotohanan na sinasabi ninyo na protektahan ang mga kabataang naaapi, ay buwaka ng ina. Bakit ngayon lang? Dapat, Kuting, ikaw buwaka ng ina kang demonyo, kang Addictus Benedictus ka. Kung ang tingin mo pala kay Pastor Kibuloy ay hindi mabuting tao, masama, ang hayop ka, bakit ginamit mo siya during the debate ng mga makabilang scripted mong hanayupak ka? Di ba, mga palangga? Bakit ginamit si Pastor Kibuloy? Walang gustong mag-accommodate kay buwaka ng inang Marcos Jr. Na bangag noon, hanggang ngayon, bangag. Walang gustong mainstream media. Kung ang tingin nyo pala kay Pastor Kibuloy ay isang ganito, ganyan, may sungay, eh bakit kayo pumasok sa kingdom ng may sungay? At ginamit nyo yung tao para sa pansarili ninyo, pambubudol. Wala pa kayong bayad doon. Dahil pinakiusap ni Sarah, ha? Di ba alam niyo yan? Pinakausap ni Inday Sarah na i-accommodate kang putang ina kang Marcos Jr. ka. Hayop ka. Ngayon, nagsalita sila doon sa Australia, mga palangga. Mga kasinungalingan na naman. Demonyo ka, Marcos Jr. Wawakasan ka ng taong bayan. Believe me, hindi mo matatapos ang termino mo. Anong plano ni Pastor Kibuloy? Anong plano? Sa nakikita ko, ang plano ni Pastor Kibuloy ay ilabas ang katotohanan sa pamamagitan ng mga taong nagsasalita, mga taong supporters, hindi lang supporters na, supporters ng pangkalahatan. Mga kababayan, sa dami po na mga reklamo sa akin o mga expose ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno mapagsimula sa DFA, sa Bureau of Customs, sa lahat. Hindi ko kayang i-accommodate lahat ng problema, pero I'll try my best na i-share sa inyo lahat. Ang dami-dami na pong nagme-message sa akin na mga taong gobyerno mismo na sukang-suka na sila dito sa demonyong Marcos Jr. na ito. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Sukang-suka na sila. Ngayon, anong sinasabi dito? Bakit nila gustong ilipat si Pastor Kibuloy sa, ilipat yung kanyang kaso sa Maynila kahit na nabasura na sa Davao? Kasi mga palangga, okay, dahil hindi pa daw nag-i-issue ng extradition ang Amerika. Inip na ang mga putang ina, kasi diba gusto nilang i-turn over si Pastor sa Amerika. Eh diba, sinagot din niya ni Pastor Kibuloy na nag-iintay siya sa hearing, na-suspend, di ba? Nag-aantay siya at sasagutin niya. Pero hindi pa nagbibigay o hindi pa nagre-request ang Amerika, ang bayan ko dito, na i-extradite si Pastor Kibuloy. Kaya naman, gusto nilang arestuhin na si Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng pagtatalim ng kaso ni Ahas, ni Remulla, para hawakan nila sa liig si Pastor Kibuloy. Diba, nung una gusto nilang umattend sa Senado si Pastor kasi gusto nilang i-contempt
may nakaredy na silang mga tanong para i-contempt si Pastor Kiboloy, para ipakita sa buong mundo, ipahiya na itinulong nila si Pastor Kiboloy, ginamit nila ang kanilang pwersahang abuso, pang-aabuso na kapangyarihan ng mga puki ng inang yan. Mga balangga. Dahil hindi sumipot si Pastor, ito ngayon ang gagawin nila, tutuluyan, at kapag hindi, it's the same thing, kakasuhan, sa kakasuhan ka ng DOJ, sinabi mismo ng Remulla, pag hindi sumagot si Pastor Kiboloy, hindi magpapakita, warrant of arrest ang susunod. Yan ang ginawa kay Bantag, di ba? Remember Bantag? Ang sabi ni Remulla, 99.5% sold na, no, sigurado na. Di ba? Hindi pa nga nalilitis ang tao, even si Tevez. Hindi pa sila nalilitis. Dahil bakit nagsitago yung mga yan? Bakit umalis yung mga yan? Hindi nyo naintindihan? Kasi abusado ang gobyerno ni Marcos. Hindi pa nga nadidinig si Tevez at si Bantag noon, 99.5% na raw ang sigurado nilang panalo na makakalaboso si Bantag at saka si Tevez. Ganyan din ang sinasabi nila sa akin, yung mga lahat ng mga kasong tinatanim ni Lisa, 99.5% panalo na sila daw. Julul, mga putang ina nyo. Hindi kayo mananalo sa kababuyan at kasamaan ninyo. Ikaw, Lisa, kakarayin kita hanggang sa korte ng Amerika dahil yan ang gusto mo. Pasisikatin kitang buwaka ng ina ka. Ayok ka. Pasisikatin kita, Lisa. Hindi kita titigilan. Ayaw mo akong tigilan. Hindi lalo kita hindi titigilan. Dahil sabi ko nga, mga kababayan, inireport ko na yung buwaka ng inang babae niyan na siya ang mastermind kapag may pumatay sa akin. Dahil mismo narinig yan ng aking puting ahas na siya ay papapatay ako at nag-volunteer si Robles na magbabayad sa hitman para sa ulo ko. Ganyan kademonyo ang gobyerno ni Marcos na sinuportahan ko. Pero dahil naging critical ako, ipapapatay ako ng buwaka ng ina ninyo. Kayo sa gobyerno, kayo mga military, pwede rin kayong ipapatay pag wala na kayong silbi sa mga putang inang yan. Yan ang kababuyan ng hayop na yan. Alam mo, gagawin kay Pastor? Yan ang gagawin nila, mga palangga. Ano kahayupan yan? Tapos ngayon. Kaya kayo mga nagrarally-rally, paigtingin nyo lalo. Pag nagsama-sama tayong lahat, mananalo tayo. Sa dami ng umaten kanina, sa Luwasang Bonifacio, umaten sa Davao, umaten sa Cebu. Ang pinaka-finale natin, ang nakikita ko dyan, Maynila. Hihilain natin palabas ang mga demonyo. Itong buwaka ng inang to. Yan. Lalabasin natin itong hayop na to. Itong wick, ito ang punot dulo. Asan ang isa? Asawa niya. Okay? Asan ang asawa ng buwaka ng inang to? Okay? Asan ang asawa nitong ahas? Asan na? Ito. Okay. Itong buwaka ng inang to. Ito. Itong ahas ng asawa, gaganutin natin lahat yan. Okay? Yan. Magpupulupan siya ng sariling asawa at silang dalawa ang magtitigihan. Okay? Itong hayop na ito. Yan. Simbolo ng kademonyohan sa Pilipinas. Ayan. Sinasakal siya at bandang huli, magsasakalan sila ganyan. At ang taong bayan ang magtatapon sa dakila sa umunoy ng ganyan. Yan ang mangyayari sa kanila. Ganyan. See? Demonyo ito mga to. There's another thing. Kaya kailangan kayong magsikilos na mag-speak up. O ito, balikan natin. Noong November 18, di ba? Ano sabi ko sa inyo? Kaya sinabi ko sa inyo, patatahimikin si Duterte. Ayun na nga,